tapos naglalabas din sa opisina. Nakakatakot ka yung gano'n, di ba? Di ko lang. Lord, bigyan mo ako ng courage na sabihin yung tama para lumabas ito ng walang gulo. Hirap mo. Baka pag isang tala ako na hindi maganda doon, may dala pa na ako. Tcha! Ayaw mo ako kanlapin at nagbatago na ako. Tcha! At ako. Pwede violent talaga yan. Kahit na anong bait mo, dahil ginawa mo for a good reason. Okay. Tandaan mo na nawala yung love na pinakilala niya. Kasi wala naman yan doon eh. Before Jesus Christ came, wala yung love. Siya lang nagpakilala niya. Na kahit anong sambahin niya, tiisin mo, mahalin mo pa rin siya. Yan ang tono niya eh, di ba? Binanto ka ng bato, batuin mo pa rin ito. Tinapay. Sabi pa naman. Yung prinsip mo, yung tono niya. Yung kailangan natin. Next. The person starts to lead when he can live outside himself. Ano ba siya? Yung live, hindi siya basta life. Live means survive. Survive ang ibig sabihin niya. Live. Survive in every aspect of life. Pag inatapunan mo lahat, you can live outside of himself. Yung ba, kaya mo nang i-offer ang sarili mo? Kaya mo nang ibigay sa neighbor mo, sa sarili mo? Because nakasurvive ka na. Okay? I guess nyo na? Yan ang proseso. Kung nalaman natin kay dadaanan lahat. Bago mo i-offer ang tulong mo sa iba, make sure na yung sarili mo ay natutulungan mo din. Steps for successful things on earth. Ito na yung sinabi ko sa inyo kahapon. This is written in Proverbs 24, verse 3 to 4. By wisdom, a house is built, and through understanding, it is established. Through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Proverbs by King Solomon. Now, mapapansin nyo, ang unang sinabi sa taas is wisdom. Hindi ka naman kaya magiging wisdom eh, without getting knowledge. So the way to interpret this is reverse. Reverse. Uunahin mo ang knowledge, information, then iintindi mo, understanding. The moment na ma-understand mo na yung knowledge, you will have a house with rooms full of rare and precious treasures. Kaya yan yung formula na ginamit ng mga doktor, engineer, lawyer, etc. They started with getting knowledge, then they understand, nag-exam sila, then lumabas na, yung diploma, nilisensyahan pa, PLC, they started practicing yan. So doon nila nababalidate, when you start practicing what you have learned, doon mo babalidate, tama pala yung pinag-aralan namin. Okay? Tama pala. At pabayaran sa tao, at lalaki ang kanyang kabuhayan, yung lahat ng rooms, makukulo ng rare and precious treasures, hindi mo na gumustoy yung lumabas ng bahay mo. Because you have everything inside the home. Kotse, masarap na pagkain, mabait na asawa. Lahat yan, covered. Wala ka excuse. Kaya alam niyo ba, pinagbawal ang Bible noong unang panahon. The moment na nakita ko may hawak ng Bible, binabasa mo, you will be killed. Bawal yan. Kahit sa iglesia mo na, bawal ko magbasa. Sa iglesia ba ito? Sorry. Wala, hindi mo maintindihan yan. Kami lang mga pastor, mga kaibigan. So, bawal yan. You will be killed. Tapos yun tayo, mayroong Gil Jones. Mayroong Gil Jones na nagpapakalat ng Bible sa mga hotel. Okay? Kasi nakikita lahat, malalaman mo nga lahat ng sikreto eh, sa Bible eh. Kaya magbabawal yan. Ginawa pa ng Latin yan, bago yung mindset yan. Ginawa pa ng German yan. O, may isang Catholic priest na may nabasa siya. Kasi, nakita niya, bakit sinisingil ng mga
ng simbahan yung tao para pagbayad sa kasalanan. Pagbayad sa kasalanan. Kaya na-realize ko yung seryoso to, thank you. Kaya nandang ng Protestants, because there's a Catholic priest na nagbasa ng Bible at sinabi niya, by faith alone, pwede patawarin ng tao. Pero bakit niya pinagbabayad yung mga tao? Parang patawa ko sa naan nila. Eh yung pala, ito fundraising sila. Para ito yung Vatican. Fundraising pa rin. So, because of Martin Luther, who is a Catholic priest, nagising mga tao. Sinalin niya sa German yung Latin Bible para marami makabasa. And that's what we call the Reformation. Reformation. Marami na nakalam. Diba? Yun ang kailangan natin eh. To solve our day-to-day problems eh. Or to survive in this life. Wisdom is supreme. Ito po yung pinakamataas, yung wisdom. Therefore, get wisdom. I-maintain mo yan after mo lumalo sa tatlong prosesyo ngayon. Though it costs all you have, kahit na mawala lahat ng meron ka, get understanding. Unawain mo mabuti. Kaya walang magnanakaw sa iyo yan the moment na nandyan na yan sa ulo mo. Okay? This is one of four. We need what we saw. I explained this already yesterday. Don't expect any harvest when you have done anything from the beginning. Whatever you plant, you harvest later, good or bad. No planting, no harvest. You plant good deeds, you reap good deeds from others. Sowing and reaping. Maraming magulang ang umalis, inuwanan yung pamilya at pinalagaan ng mga bata sa ibang tao. Nagpapadala, material things, yes, kumpleto. I'm doing this, mga anak, para sa inyong kinabukasan. Kaya nagugulat sila after 10 years or 5 years, maray yung loob ng bata sa kanila. Despite nasusupply, ang magagalang dami at sapatos. Why? This was violated. This was not hidden. Hindi sinunod. Kaya do not expect attention from your child something kung iba yung nag-i-invest na attention, love, care, attention sa kanya or everything. Okay? Kaya nga, hanggang may nag-aabroon tayo ng kababayan, ibig sabihin yung mentality. Yung mentality na nasa ibang bansa, ang future ay hindi pa rin naalis. Nandito ang future natin. Nandito, wala sa ibang bansa. Ha? Kaya kung matututo lang yung bawat tatay, sabi ko sa inyo, pag nakaka-encounter mo yung kayo ng problema, padala sa testa para matuto magharap buhay. Confucius, sabi niya, give fish to a man and he will eat for a day. But teach him how to fish, he will eat for a lifetime. Are we doing that? Minsan. It's very important din na kung may chance ka magturo. Siya na yan. Because, kaya ang daming majority population ng Chinese may yaman. Because they have these principles na natutunan ng mga ancient philosophers nila na hindi nakahawak ng Bible. Hindi nakahawak ng Bible yung mga yan, ancient philosophers, but they are studying the connection of human being and nature. Nagaratog din nila. Yun na lang, hindi natin maintindihan. Pwede nakarating sa atin. Chinese eh. Ano yung mas naintindihan natin? Pati yung English, galing sa Western. Dahil tinuruan tayo maging English ever, well. Yun ang muna natin naintindihan. So, the process starts from building a foundation. Nakikita yun, nagtatanim kayo, nagtatanim kayo, di ba? Makapansin nyo yung buto, tumutulak muna yung kailan.
Tumutulak pa ng kailan niya? Akalain mo, alam nila yun. No? Bakit sila tumutulak pa kailan niya? Bakit? Why? They are building a foundation. Foundation yan. Na kahit anong laki nila, kung mahina ang kape sa ilalim, tutumba sila. Di ba? Amazing. May ilalim mo na yan, no? Bago ilabas yung dahon niya, kapag hihilang mo yan, ang haba eh. Oh. So get that principle. That is a principle. Build a foundation for yourself. O, oh, ito na. Yung sinasabi ko sa inyo tapo. Lahat ng bagay na nag-iisi sa buhay mo ngayon, ay dahil lang sa dalawang bagay. Meron bang ginawa? Or meron bang hindi ginawa? Okay? Albert Einstein. Isashare na lang namin sa Google Drive itong slides. Kung gusto nyo. Okay. So, priority plus process plus sequence equals value. Mag-umpisa ka sa priority, dumaan ka sa proseso, at daanan mo yung sequence step by step, you will be valuable. Ano yung unang utos para maging valuable ka? Uy, ano nangyari? Yan ako. Ang sabi, be fruitful and multiply. Kaya ang ginawa sa atin, tinanggal yung fruitful. Multiply, kalooban ng Diyos na ikaw ay mag-multiply. Kaya yung sperm napaka-powerful. Oh, pag hindi mo na-manage, husband, ang iyong sperm, dadami yung anak. At ikaw din, why? Pag hindi mo rin na-manage ang katawan mo, kung kailan na dapat mag-buntis, dadami anak mo talaga. Okay? Management. Principle of managing everything in your life. Inside your body and outside your body. Management. Okay? So if you want to live a happy life, tie it to a goal. Gusto mo na masaya ang buhay? Itayin mo yan sa goal mo. The moment you discover that, i-correct mo. Not to be born or things. At kung tapos mo na yan, then yung mag-a-apply yung loving your neighbor. Step 3. Okay? Hanggang hindi ka finish, kompleto, doon sa second step, huwag ka muna mamahal. Huwag mo mamahal sa akin sa iba. Kompletoin mo muna yung sarili mo. Okay? Alam mo, prayers. That our lives will be blessed so we can also bless the lives of others. So be fruitful first before you multiply. Stay away from negative people. They have a problem for every solution. Stay away. Diba? Meron kong pinapay mo sa opisina ko. Tapos sasagot sa'yo, ikaw, kaya mo yan, pipunod ka. Gagalunin ka na eh. That even your parents will do that to you. Kung sino pa kapamilya mo, saan mo magdanda ako sa'yo? No? Oh. Bawat solusyon, pinapasuman nila ng problema. Stay away from those people. So principle number 5, the truth. Truth means original information. Only the truth shall set you free. Free from what? Miscommunication, misunderstanding, misconception. Once you have the truth, you have peace of mind. Diba? Oh. Man-made principles, success doesn't happen overnight. This is another interpretation naman. No? Don't expect success overnight. Dadaan ka sa proseso. Okay? What else? In the middle of every difficulty, lies opportunity. Alam niyo bang sa mga Chinese, Japanese, and other Asian countries, wala sa tipong kamilahan nila yung sa bitang crisis.
Wala. Ayan, magbibigay na tayo. Malapit na. Go 3, go 4. Magkakaroon na ng break. Kunti na lang, kunti na lang. Wala sa vocabulary nila ang salitang crisis. Pag meron crisis, opportunity for business. Kaya tayo, pag may crisis, naku Lord, paano na ito? Naku Lord, pinamamabayad ng aming bills. Lord! Ganun ka, ganun eh. Sa Chinese, Japanese, ganun. Nag-pandemic, oh, ang dami yung one face mask. Iba-ibang bayan sa China, gumawa. Diba? Lahat ng gamot, halos na-invento din. So, change of mind. No? Change the way you think. Confucius. Pakita ito, ito, maganda ito. Pakita sa mga sir. Then, we'll break it back. Regard your neighbor's gain as your name as your gain also. Patungo ka sa nabala ng iyong kapatid. Di ba? Hindi sapat yung pangalay in Francis, eh? Dapat nga, ikaw ay matuwa sa nabala ng iyong kapatid. Di ba? Hindi yung may ingit ka pa at ibabagsak mo pa. Ay, naku, sisiraan ko yan. Alam ko, ang bahon mo. Ba't kanya tayo? Alisin na natin yan. Alisin na natin yan. Pag tinuturo niya sa mga barangay, na hindi ako pag-aaralin, yung mga napakahalaga ng malaman nila. Okay? So, sige, break lang tayo. Any questions? Any questions? Are you learning? Yes. Louder! Yes! Thank you. 15 minutes break lang, ha? 15 minutes. Enjoy!